Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta ka bayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Gusto mo ba laging updated sa pag-ibig mo? Virtual pag-ibig, ating tatalakay. Germany at Czech Republic, mangangailangan ng mga Pinoy skilled workers according sa Department of Migrant Workers. Pinoy seafarers na tumulong sa pagliligtas sa mga dayuhang na-stranded sa Mediterranean Sea, ating kikilalanin. At mga dapat nating malaman sa Araw ng Kagitingan, ating ngayon matutunghayan sa Alam Mo Ba To. So magandang umaga at magandang tanghali, hapon at gabi, at kung ano mang time zone kayo napapabilang ay check na may mga musta sa inyo dito sa Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Ayan, muli ay magandang hapon, magandang umaga, tanghali, gabi o madaling araw saan man kayong lokasyon nandiyan dyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat po kayo bilang mga OFWs at pag-ibig members ay welcome po muli sa ating live na talakayan ng pag-ibig programs and benefits as well as balitang OFW at trivia dito sa ating programang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig Erwin David na patuloy na mangangamusta at magbibigay ng mga impormasyon at mahalagang mga program at serbisyo ng ating Pag-ibig Fund, at the same time ay mahalagang balita at impormasyon sa ating programang ito. So tayo po hindi na magpapakatagal pa at tayo po muna ay magpakaroon ng tinatawag nating recap on our last episode's topic, at yan ay walang iba kundi ang Modified Pag-ibig 2. Yan, ito po yung mga nag-iipon, yung seryosong sila ay gustong magkaroon ng totoong savings. Eh, napakagandang pagkakataon nito, no? Ang nakatutuwa dito, for the recent years and seasons, ay halos hindi na nga ako kami ang nagmamarket nito. Kaya marami hong nakakaalam at fully aware sa voluntary savings program na to ng Pag-ibig, sapagkat mga mismong miyembro na ang nag-endorso o nagkukwento nito sa kanilang mga kaibigan, kaanak, o di kaya ay mga kapwa nila Pag-ibig members. Alam nyo, nakakarating na lang sa amin na may nagkwento sa kanilang kapwa nila Marino, kapwa nila OFW, na kaya po sila nag-i-inquire ay dahil napapakinggan na po nila na ito daw ay maganda at napakagaling na savings program. Eh yan po ay kinukote ko lang naman batay ho sa mga nakakausap nating miyembro kada may nagpupunta ho sa amin. Ako po halimbawa, ako po ay naka-designate sa SM Manila OFW Center, at nakatutuwa ho doon eh may mga OFWs tayo na nag-i-inquire sa voluntary savings program na ito. Okay? So ngayon, para po ating talakayin, although ito ay nababanggit na natin at natatalakay na on our previous episodes, eh maganda mabalik-balikan po natin ito. Baka yung iba sa inyo may mga hindi pa nasasagot na katanungan, o tila ba ay meron pa silang mga hindi pa nakikita, no, na impormasyon patungkol sa Modified Pag-ibig to, eh susubukan natin, at hindi lang susubukan, talagang gagawin natin, natatalakayin ho natin yan ng maigi ngayong episode na to. Okay? So, recap lang naman to, pero at least matalakay lang natin sa inyo, no? So, last time ay binanggit na natin na voluntary savings program ito na pribileyo yung applyan o salihan at hulugan ng mga active members ng ating Pag-ibig 1. Kaya nga siya Modified Pag-ibig 2, lumalabas po ito as parang pangalawang alkansya nyo dito sa pag-ibig. So, meron na kayong unang ipon, yung isa pang ipon, yung regular savings, yung tinalakay natin doon sa isa pang episode natin. So, yun yung mandatory. Ito po yung may regular na hulog ngayon na 400 pesos monthly. Yun yung pinakamababa. But anyway, you can increase and you can upgrade your Pag-ibig regular savings. Tapos, ito po ay pangalawang savings program, which is voluntary. Kaya po kung may mga Marino tayo dyan na nakikinig ngayon, may mga manning agencies kasi na automatic na sala, hindi siya automatic, as meron silang option para yung kanilang mga seafarers ay makapagpa-salary deduct ng MP2. Pero karamihan po sa ngayon, eh wala pa naman po ang salary deduction ng MP2, so it will be individually paid
by the actual members themselves. So ito po yung modified pag-ibig to. So ano nga po ba itong programang itong pag-ibig na nakikita natin na the more you save, the more you earn? In what way? So una po ay inaasahan natin dito na may higher returns to than the pag-ibig regular savings. Last 2023 po, yung regular savings natin ang tinubo po nun or yung kinita po nun from the dividend rate ay 6.55%. Ito pong MP2, makikita nyo higit siyang mas mataas, 7.05%. At napaka-competitive ng dividend rate. If you can compare it with other common deposit accounts in the market, hindi kayo makakakita ho ng ganyang kaltaas or competitive dividend rate given po na ito po ay walang withholding tax. So, akala natin, no, mataas yan, baka mamaya bawiin ng gobyerno sa buwis, wala po. So, yun po yung isa sa mga advantage nito at salient features. Kaya nga po, ang dami kong nag-iipon dito at naguhulog sa modified pag-ibig 2. Secondly, ay meron po itong option na pwede nyong withdrawin yung interest na tinubo ng pera nyo dito sa MP2 taon-taon kung annual payout ang inyong pipiliin. Pero kung gusto nyo masamantala yung pagkakataon yung compound dividends, kasi yung compound dividends, nangyayari dito yung total na hinulog ninyo plus po yung kinita niya for this year, yung total nun ay parehas pong i-reinvest ulit for the following year, kaya mas lumalaki po siya. So, hindi mo alam mo kung taon-taon yung tinubo ng pera mo, pero at least lumalaki siya over the years. Eh, hindi ka naman maiinip. Alam nyo ba kung bakit? 5 taon lamang po yung maturity po niyan. Kung yung regular savings natin, although long term to parehas, mas matagal yung isa kasi 20 years po yun. Ito ho, 5 taon lamang to. Kumbaga parang nag-ipong ka sa pag-ibig na isa mo, kuha mo after 20 years or mauna ka mag-60, at yung isa naman ay 5 years. Ang maganda rito, bukas po itong salihan na mga retirees or pensioners who are former pag-ibig members. Ang pinag-uusapan natin former pag-ibig members dito, medyo define lang natin ng konti, hindi lang po ito yung nagkaroon lang ng number or nagpa-register lang. It should be na dapat itong sinasabi nating former member ay merong history ng hulog sa pag-ibig nang hindi bababa sa 2 taon or equivalent into 24 months. Okay, yun ang ibig nating sabihin. So kahit na-withdraw mo na yung pera mo dito sa pag-ibig 1 at gusto mo mag-MP2 bilang retirado na po kayo dahil nakita nyo ang ganda pala mag-ipon sa pag-ibig, saan ka ba naman makakita ng ganitong mataas na dividends tas wala pang tax, eh retirado ako, gusto ko pa rin mag-ipon, yan po maganda pagkakataon yan. Basta pinapaalala lang natin, may at least 2 years ka nang naghulog sa pag-ibig regardless ang kahit na withdraw mo. Yun ay para sa mga retirees lamang or pensioners. Pero kung ikaw ay wala pa ho dito sa ganitong kategorya as considered to be retirees or pensioners, importante at kailangan na updated or active mo pa rin nahuhulugan yung ating regular savings. Tandaan po natin that MP2 is a privilege of our active members o pag-ibig regular savings. Alam nyo, napakasulit naman yung 5 taon hong yan. Di nga kayo maiinip po dyan eh. Ako nga po, lagi kong binabanggit at kinikwento to. 2016 ako nag-open at nag-umpisa ng una kong MP2 account. Kasi ngayon yung hinuhulugan ko on my second MP2 account. At natapos po yung 2021. Noong 2016, pinapalabas na yung Amprobinsyano ni Coco Martin. Nag-mature na yung MP2 ko ng 2021, bumabaril pa rin si Coco Martin. O diba? Nag-mature na yung MP2 ko lahat-lahat, pero yung teleserye ni Coco Martin na Amprobinsyano, hindi pa rin tapos. No? Try nyo po ngayon, no? Mabilis lang naman yan 5 taon. Baka mamaya pag naghulog ka ngayon ng MP2 ngayong 2024, eh mauna pang mag-mature ng 5 years ang MP2 mo bago matapos yung palabas na naman ni Coco Martin na Batang Quiapo o bago matapos yung Abot Kamay na Pangarap, no? O yung mga nagbabasa ng manga dyan bago matapos yung manga ng One Piece, kasi hanggang ngayon yung One Piece hindi pa rin tapos, no? So mabilis lang yung 5 years. Alam nyo, ang ganda kong pagkakataon yan hanggat kumikita ka pa, lalo na yung mga bata-bata pa rito, eh makapag-ipon kayo. Hindi nyo masabi after 5 years pwedeng may anak ka na pala mag-aaral sa koleyo, kailanganin mo ng cash, o di ma-withdraw mo dito, pwede mong magamit yun o magpapakasin
kasal ka na pala after 5 years. O di kaya after 5 years, ito po, no, tinatalakay sa mga reintegration, ibig sabihin yung pagbabalik ng mga OFW. Gusto mong mag-settle down sa Pilipinas, at syempre, hindi naman pag sinabing settle down, ay settle down lang. Of course, kailangan may pinagkakitaan ka pa rin. Baka magamit nyo po yung makukuha nyo rito para makapag-establish ng isang maayos na negosyo na pwede makapagbigay sa atin ng passive income o ano pang pwedeng paggamitan nito. Or kung wala ka namang balak gastusin to, ito yung karamihan ginagawa ho nung iba nating MP2 members. Yung nawi-withdraw nila dito, nire-reinvest nila, no? Hindi na deposit huli nila sa bagong MP2 number. Kasi po pag nag-mature na yung MP2 ninyo, hindi na po pwedeng ulitin or gamitin uli yung na-issue sa inyong MP2 number. Dapat bagong registration na po. So, napakaganda na itong programang ito. Ngayon, Erwin, dahil ba mas mataas yung ating dividend rate? Eh, malaki ba ang babayaran dito? Ito po, tingnan po natin sa kasunod nating letrato na napakaabot kaya po nito sapagkat ang pinakamababang hulog 500 lamang. 500 piso kada buwan. Okay? So, kung i-convert mo yan sa US dollars, probably mga nasa $10 ho yan or less than $10 lamang po. No? US dollars yung binabanggit ko po. Kasi ngayon, kung di ako nagkakamali, nasa 50 pesos per 1 US dollar ang ano natin, ang palitan 50 plus pesos in every 1 US dollars po. Ito ho nakikita yung sample computation na to, ito po ay for the annual return option. So kung naguhulog ka monthly ng tigpa 500, ito yung pwede niyang tubuin muna sa unang taon. At doon sa ikalimang taon, ito po, syempre ito, taon-taon mo ito mawi-withdraw. Pero kung iiwanan mo yan dyan, ang pwede mo makakuha ay ito, aabot ng almost 5,000 pesos po. Kasunod naman natin, itong MP2, pwede mong lakihan yung hulog. Kuwari, hindi lang 500, gagawin mo 1,000 yan. Makikita natin yan dito sa kasunod na slide. Yan. So, kung 1,000 monthly hulog mo, yan, 414. Halimbawa, ito kasi ang projection lamang nito or sample computation na to. Halimbawa, inumpisa mo ng January itong 1,000 o yung kanina 500 and then monthly ka naguhulog. May mga ganyan naman ding option na gusto mong gawing monthly. Pero, ito lang po, no, hindi ho required na hulugan monthly itong MP2. Kumbaga, para lang tayo nag-iipon, no, na kung kailan lang natin gustong dagdagan o hulugan, walang problema po. Kaya nga wala rin itong advance at wala rin back payment. Kung ano po yung inilalagay nyo po dito, yan po ay tinutubuan natin kada taon, no? At the same time, kung ano yung maipon ninyo, kahit one time ka nga lang magulog, ito po, pakikita natin sa kasunod na slide. Halimbawa, na isang bagsakan ka lang ng 1 million. Halimbawa, hinulugan mo yan ng January mismo ng taong ito. So, at ang expected, no, or possible or estimated. By the way, disclaimer, ito pong ating computation dito was based on the average returns from 2020 to 2022, which is at the rate of 6.38%. So kung ikaw ay may 1 million, pwede siyang kumita yearly. Halimbawa, ito lang hinulog mo, no? Iniwan mo lang dyan. Pwede siyang kumita yearly ng 63,800. So all in all, almost 320,000 yung ma-accumulate nyo. Ay, saan ka ba naman makakita ng ganyan? Na mataas yung pwedeng kitain at wala pang withholding tax. Yan yung sa annual dividend option. Ngayon yung pangalawa nating ipakikita na set of computation ay para naman sa compounded. Ito po, hindi nyo mawi-withdraw yearly to, pero ito po ay sabay-sabay nyo na makukuha on the ika-fifth year niya or maturity niya na 5 years. So kung nagulog ka monthly ng tigpa 500, ito yung makakuha ninyo, ito yung tutubuin niya after 5 years. Ito po ay tinotal na kasi, baka kalahin nyo ang tubo nung unang taon, 6,207. Hindi po. Ayan po, kinumpute siya na 500 times 12, that will be equals to 6,000 plus yung compounded returns, which is 207 pesos. So, on the fifth year, may kita nyo, lagpas 5,000 po, no? Yung pwedeng kitain ng pera nyo as compared dun sa annual dividend payout kanina, kung nakita nyo po yun, na 4,800 plus yung tinubo niya dun sa accumulated value in 5 years, no? So, yun po yun. Siyempre, kung mas mataas ang hulog mo, katulad nitong kasunod na may kita natin, 1,000 pesos
monthly yung hinuhulog po ninyo. So, of course, mas mataas yan. So, mas malaking hulog. At saka dito sa MP2 flexible, ah, hindi porket inumpisa mo ng 500, inumpisa mo ng 1,000, eh kailangan consistent di. Ganong amount lang ang pwede mong hulugan. Of course, pwede niyong taasan. Pwede niyong mas lakihan. Pwede niyong bagu-baguhin. Basta wag lang bababa ng 500 piso kada buwan. At syempre, yung one-time payment, halimbawa, itong kasunod na pakikita natin, kung 1,000,000, yung isang bagsak ang hulog ninyo, of course, yan, mas lalaki siya. Okay. Kung kanina nakita ninyo, 19,000 or 18,000 yung tinubo dun sa annual. Ito, makikita nyo, 362,000 plus, almost 400,000 na yung pwede niyang kitain, no? In 5 years. Eh, kung mas malaki pa nga dyan ang ano mo, imaginein mo, yung 1,000,000 mo, halimbawa, gawin mong times 5. So, 5,000,000. Yung kung nag-isang bagsakan ka ng 5,000,000, eh di biruin nyo sa isang taon, pwede siyang kumita ng nasa ano, 300,000 plus. Kasi computein mo to, 63,800 times ano, times 5. O, diba? Pwede ka naman, kung matipid-tipid ka naman, eh pwede ka naman matawag na living on dividends. Kumbaga, yung pera mo nandiyan dyan, pero wini-withdraw mo yung pera mo taon-taon. Kung halimbawa, annual dividends payout yung pinili mo na nagulo ka ng 5 million, eh pwede ka naman mabuhay dun sa tinubo ng pera mo on just span of 1 year. O, diba? So, sa mga nanonood po ngayon, at kayo'y nag-iisip na saan ba pwedeng mas tumubo yung pera ko, no? Or kaya mas mapakinabangan natin na maayos yung pinaghirapan nating pera sa pamamagitan na ito ay kumikita at napuhulugan sa isang sound, isang institution with a sound image. Kaya huwag na tayong lumayo pa. Nandiyan dyan po kami, ang Modified Pag-ibig 2. And don't forget to activate your regular savings. Yung kasing nagagamit pa maglo-loan yung regular savings. With the MP2 savings program po ito, no? Hindi ito kabilang dun sa mga ginagamit natin for short-term loan and housing loan po. Next slide. Yan yung parang summary, no, ng sample computation po natin. So, kung may 10,000 ka na inuhulog monthly, ito yung kikita, ito yung aabutin niya sa 5 years, 600,000, and then ito yung maaari niya maging kita. Yan nga, kung may 1,000,000 ka nga, in isang bagsak ang hulog mo, pwede siyang kumita ng almost 400,000. Ang maganda ko sa Pag-ibig Savings Program, maparegular man ito o itong MP2 na nakikita po natin ngayon, ito po ay una, walang withholding tax, kagaya nung natin binabanggit kanina. Wala naman po itong dormancy, kumbaga hindi mo naman nagamit ng ilang buwan o hindi mo nahulugan o wala kang transaksyon, hindi naman po siya mababawasan at magko-close. Okay? Pero ang maganda ko pa rito, ito ko ay government guaranteed. That is in full amount. Okay? Nasa RA 9679 ho yan. Ibig sabihin, whatever happens to Pag-ibig, guaranteed ng government yung pondo. O, halimbawa ko, si Juan de la Cruz, nagulog ng 5 million sa MP2. Worst case scenario, walang tinubo, walang kinita Pag-ibig. Paano ba mangyayari doon? Yung 5 million ba? Eh, 500,000 lamang ba ang ibabalik natin? Hindi po. Pag government guaranteed ho yun, in full amount ho yun. So, that's why it will be same amount lang din kasi guaranteed nga siya. At hindi rin po kami kabilang po sa magiging source ng ating sovereign wealth fund po. So if you're looking for a sound savings program with a competitive dividend rate and without withholding tax, ito po ang magandang programa para sa inyo. Erwin, I am convinced. At ako po ay gusto na mag-umpisang mag-join at magulog sa MP2. Papaano po ba? Ito na po, pakikita ko namin sa inyo. Simpleng-simple lang po. Okay, balik lang po tayo doon. Simpleng-simple lang po. Una, pupuntahan nyo lang yung aming official website, no? Doon sa www.pagibigfund.gov.ph. Ulitin natin, www.pagibigfund.gov.ph. Pagkabukas nyo po ng aming homepage, may bubungad na sa inyo doon na naka-indicate ay, or nakalagay or nakasulat ay e-services. Doon sa e-services, may mga transactions or meron na tayong mga registration na pwede na natin gawin. Isa na ho dyan yung MP2 enrollment. I-click nyo lang po yung makikita nyo MP2 enrollment and then papasok nyo lang yung tamang MID number ninyo. So, dapat alam nyo yung tamang MID number ninyo, your last name, first name, and date of birth. And then, click nyo lang po yung proceed. Actually, may lalagay lang kayo na nakakatch na code lang doon and proceed. At sasagutan nyo na yung mga susunod na detalye. Nandiyan dyan yung desired monthly savings. Yung desired monthly savings, malaya kayo maglagay whatever amount ang gusto ninyo. Hindi naman porket, halimbawa, nilagay nyo doon
yun, 2,000 pesos, hindi naman porket yun na nilagay nyo, eh yun na yung kailangan nyo lang ihulog. No? Pwede kayo magulog ng mas higit pa doon or mas malaki pa po doon. And then tatanungin kung anong dividend payout ang preferred ninyo, like kung compounded ba yung 5-year end term o yung annual dividend payout. Kanina binanggit na natin yung difference nung dalawang pong yun. Pag annual, pwedeng withdrawing yearly. Pag compounded, eh sabay-sabay na pumakuha yan in 5 years. Ngayon, meron din tayong tanong doon kung saan nyo gusto siyang hulugan. Pwedeng over the counter at ano yung source of income ninyo. Pwedeng sa savings po ba ninyo? Sa employment ba? Pension? So, yun yung mga nakindikit doon. Once done na po yun, mag-generate na po ng Pag-IBIG MP2 number. Yung MP2 number natin, it's a 12-digit number na nag-start sa number 5. Okay, usually ang series yan, kung ngayon ka nag-open ng 2024, eh magsisimula yan sa series na 524. Kung nag-umpisa ka noong 2019, 519 yan. And most likely, kung 2019 ka nagsimula, eh ngayong taon 2024 na yung magmamature. Of course, it will mature based on the initial day of your deposit. Halimbawa, ako po, nag-open ako ngayong araw na to, April 11, 2024. Ang expected maturity ay April 11 of year 2029. Okay? Meron ding isang option how to register. Kung may virtual pag-ibig tayo sa ating website, yan yung online facility natin. May makikita rin kayo sa e-services na virtual pag-ibig for members, and then click nyo lang dun yung be a member button at i-click kasunod yung apply for MP2. And then similar process din yung gagawin. Lalagay yung MID number, last name, first name, date of birth at yung ibang mga detalye. At maaari nyo hulugan to sa pamamagitan man ng inyong GCash or Maya app po. Pagdating sa GCash, halimbawa, no, punta kayo dun sa portion ng pay or bills, hanapin nyo yung government, at hanapin nyo lang yung pag-ibig OFW, yan yung mga OFW, and then ipasok nyo lang yung inyong 12-digit na MP2 number at kung magkano yung gusto nyong ihulog doon sa period, kasi nga po itong MP2 walang advance at walang back pay, eh gawin nyo lang same day, kung wari ngayon April 11, 2024, yung from na period and yung 2 ay pares po ng date na April 11, 2024, para hindi may split yung amount. Ngayon po, kung nagbabalak pa rin kayo mag-initial deposit sa mga sangay ng pag-ibig at mag-register uli, eh kailangan nyo lang po magdala lang po ng ating original at photocopy ng ating 1-digitized government-issued valid ID at kopya lamang po ng inyong latest proof of income. Kung OFW po tayo, yung ating latest OEC or employment contract with compensation or 1-month payslip, basta kailangan, kung yan po ay nasa foreign language, kailangan merong English translation. At kung wala naman po, kung meron kayong bank statement, para lang makita namin saan po nang gagaling yung ilalagay nyo po dito sa MP2. As compliance din po yan sa Anti-Money Laundering Act po. So, di ba? Napakadali lang po sumali sa MP2. Actually, itong susunod kong tatalakayin, eh, paano sir kung gusto ko ma-check yung MP2 ko or kung dumating ang panahon naka 5 years na po ako, eh, paano ko makukuha yan? So, for more information, no, you can scan this QR code for you to be able to be led through our MP2 enrollment services online. At the same time, services online, at the same time kung gusto nyo pong mag-register, ay yan po yun. Okay? Next natin, ito na po ang topic natin para sa araw na to. Yan, yung virtual pag-ibig. Feel pag-ibig online. It is very important for us to continuously monitor our savings and our concerns with pag-ibig fund, eh yan pong virtual pag-ibig ang makatutulong po sa atin. Sa paanong paraan po? Ito po, pakita lang po natin. Kung may mga major concerns natin, let's say wala ka pang pag-ibig number, so you can be a member and register, ganun din sa MP2 registration, nagagawa na yan online. Pag-a-apply ng loan, yung pre-screening ng requirements natin sa housing, nagagawa na po yan dyan para pagdating nyo sa branch, expected na na-screen na yung inyong mga documents na kailangan i-submit. At the same time, ay yun na lang ang aasikasuhin ninyo personally. Hindi na po yung pagdating nyo po, eh, meron pa palang mga kulang. And the same time, meron po tayong short-term loan application online, whether by multi-purpose loan man yan or calamity loan. Kaya dito, kaya po, no, sa lahat ng maglo-loan po ng cash loan
through short-term loan, importante po may taglay-taglay na tayong loyalty card plus or land bank cash card. Yung dalawang card kung yan na binabanggit natin na pwede pong pag-depositohan ng inyong loan proceeds ay pwede lamang i-apply sa alinmang sangay ng Pag-IBIG branches. Ha? Ganun din po kung magdadagdag ka ng hulog or ipon sa Pag-IBIG regular savings and MP2, pagbabayad ng monthly amortization sa inyong short-term loan, ganyan na natin ginagawa. Tsaka pagkiklaim, ito na nga, kuwari nag-mature na yung MP2 ko, 5 taon na, pwede nyo nang i-claim online yan. So ito mga pinagbababanggit natin dito na services, eh nagagawa natin yan na hindi na kailangan gumawa pa ng virtual Pag-IBIG account or mag-login. Kumbaga, ito po ay available sa aming official website sa www.pagibigfund.gov.ph. Doon sa e-services, makikita nyo po yung virtual Pag-IBIG for members. So yan po yung mga pwede natin gawin sa virtual Pag-IBIG for members, no, na hindi na nagla-login. So medyo medyo isa-isa lang natin ng konti to, no. Ano po ba 'tong mga to? Sige po. So kung magpapa-member tayo, kung wala pang MID number, siguro iba sa inyo nagtatanong, may number na ba ako ng Pag-IBIG? Simple lang. Punta lang kayo sa aming official website diyan sa virtual Pag-IBIG for members and i-click niyo yung be a member and click niyo yung register. Ngayon, kung nilagay mo na yung mga detalye mo doon at yun ay hindi nag-proceed, at meron pong nag-pop up na message na the information you've given is already registered to Pag-IBIG Fund something, eh, ibig sabihin na may number na po kayo. Okay, pwede na kayo mag-request any branch ng MDF ninyo or kaya ay mag-apply na rin kayo ng Loyalty Card Plus, no? I-update nyo lang yung present month na hulog nyo sa Pag-IBIG para pwede nyo na hong makapag-apply ng Loyalty Card Plus at the same time. Ngayon, kung nag-proceed ho yung registration ho, ibig sabihin nun wala ka pang number at ngayon ka palang gagawa ng inyong MID number. Pag natapos mo kasi registration, may mag-appear na RTN. At ang ibig sabihin ng RTN po ay Registration Tracking Number. Ito po yung katunayan na successfully registered ka. At yan po ay nag-generatean or nag-generate tayo ng ating MID number pagkalipas ng 2 working days. Ganun din, kung meron ka ng tracking number, yung 9 series, you just want to verify kung may MID number ka na, eto rin po yun. May nakalagay po dyan na verify MID number. And yan po, mag-open ng MP2 savings account. Yung tinalaking natin kanina, magagawa na rin po dyan. Next po. Ganun din, pang mag-a-apply ho tayo ng loan, yan, ito po yung ating na-mention ho kanina. Halimbawa po, multi-purpose loan. Ito ho, halimbawa po, kayo po ay OFW, land-based OFW in particular. Eh, pag kayo po ay mag-a-apply ng loan, hindi nyo naman kailangan papirmahan pa sa inyong employer. Yung halimbawa po, yung employer nyo dyan sa Saudi. Ang gagawin nyo lamang po, mag-fill out tayo ng loan application form. So, yung loan application form po natin yan ay downloadable sa aming official website, no? Kung multi-purpose loan yan, download nyo lang yung multi-purpose loan application form. Kayo lang po mag-fill out yan. Wala namang necessary item na pipirmahan dyan yung employer po ninyo. Mahalaga lang may witness kayo. Yung witness kahit sino yan, hindi naman sila magiging co-maker or guarantors. Witness na katunayan na kayo po mismo yung nag-fill out at pumirma dyan sa form na yan. Basahin nyo lamang po yung terms and conditions, ha, pa nag-apply tayo ng multi-purpose loan para aware lang tayo, no? Eh, simple lang naman po yun. Tapos, ang gagawin po natin, download nyo lang yung declaration of income, eh, kalahating papel lang naman po yung pi-fill outan nyo lang at hindi naman kailangan pa notaryo. At ang importante, meron kayong land bank cash card na valid or yung loyalty card plus po kasi doon lang pwedeng i-deposito. Kasi mangyayari po dyan, liletratuan nyo na malinaw on the front page yung inaccomplish yung multi-purpose loan form. Yung back page na i-upload, instead na back page ng mismo multi-purpose loan, yung ating inaccomplish na declaration of income. And then, pipicturean nyo na malinaw yung valid ID nyo. Halimbawa, passport. So, pag nagpicture ng passport, make it sure kita yung portion na may signature kasi magkaibang page po yung may mukha natin at pangalan at yung may signature. So, tiyakin nyo may lagda o napirmahan nyo na yung inyong passport bago nyo letratuhan. And selfie na hawak yung passport at saka yung loyalty card plus. Yung loyalty card plus nyo rin, picturean nyo yung harap at likod. Bakit harap at likod? Kasi yung inyong information, yung Pag-IBIG portion, nasa harapan po yun. And yung bank portion, yun yung bank details. Kaya mahalaga po yung back ng ating loyalty card plus. And selfie na hawak yung, halimbawa, passport yung in-upload mo, passport at saka yung loyalty card plus po. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Housing loan po, yan, binanggit na natin kanina to. And even yung ating housing loan interest repricing. Nagagawa na po yan sa ating virtual Pag-IBIG po. Next po.
So kanina natalakay natin, be a member, apply for loan yan. Kung mag-apply ng short term loan, you can conveniently apply it as long as you have the Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card. Question, Sir Erwin, eh paano to, wala pa akong card ng Pag-ibig? So simple lang po yan, pagka-uwi nyo sa Pilipinas, apply lang kayo to any nearest branch kasi personal po itong ina-apply, especially the Loyalty Card Plus kasi liletratuan kayo dyan, no? Pipicturean kayo at kukuha na kayo ng biometrics personally. Next po, nandito din po ang application for housing loan. So as I mentioned earlier, yan, by a virtual Pag-ibig na yung pagsasubmit, no, para makita eligibility and capacity to borrow and assess without having to go to Pag-ibig branch. So ma-assess na po yan para pagdating nyo sa branch, eh ipapasa na lang natin yung ating hard copy, yung ating mga tangible documents mo. Next, nandito rin ang pay online. Ito na po, yung maghuhulog ka lang ng regular savings ninyo. True virtual Pag-ibig, hindi nyo na kailangan mag-antay pang magbukas yung Pag-ibig branch po, no? 24/7 po yan available. And may balita ko, no, na yung halimbawa po yung GCash, as mentioned sa PhilStar nung mga nakaraang linggo, na kikilalanin na rin or pwede na rin ang international SIM para makapag-deposit to sa GCash or makapag-transact using the GCash, no? So yan, mas malaking tulong yan kung sakali po, no? Abangan lang po natin. But as of now, ayan, if you want to top up your Pag-ibig regular savings, save in your MP2 savings, magpabayad ng ating monthly amortization, whether by housing loan or multi-purpose loan or calamity loan, you can do it online. Sa housing loan, syempre, ang pagbabayad natin on or before ng due date po ninyo. Ang due date naman ay batay kung kailan po na-release yung inyong loan. At ganun naman sa multi-purpose and calamity loan, ito naman ang due date lagi nito every 15 of the month. Okay, pag multi-purpose loan, kung na-approve ka ngayong April, ang unang bayad pa niya, nilipas mo na yung dalawang buwan, May, June, July 15 pa, no? Sa calamity loan, meron tayong grace period na tatlong buwan. But of course, kung kaya niyo nang bayaran ng buo yung inyo pong mga loan amortization or loan balance, eh pwede niyo namang gawin po yun, okay? So allowed naman po yun. Huwag lang malilate, kasi kapag malilate, may penalty lang po talaga, okay? Ang maganda naman, pag naglo-loan tayo sa Pag-ibig, yung interest na nakokolekta ho natin, eh yan po ang nagiging kita natin, yung dividends na dinidistribute sa mga ipon po natin, kaya tumutubo po yan. Okay? But anyway, if you have any concerns with your payment, you can do it online using the virtual Pag-ibig. Next, aside from payment, ayan, so inisaysa dito yung pay your loans and top up your Pag-ibig while on home. That Pag-ibig Fund branch, no, eh hindi na ko kailangan napuntahan nyo pa, but cause eh available tong virtual Pag-ibig 24/7. Next, lalo na ngayon, ang init po ngayon sa Pilipinas, ha? Ayaw na ayaw nating lumalabas ho. Konting labas mo lang, nako, bukas na po ang force nating lahat sa sobrang init. Di po ba? So, yan po, no? At least sa komportableng lugar nyo sa bahay, hindi ka na lalabas. Ayan, pwede nyo nang gawin online ho yan. At ito na kayo, binabanggit natin kanina, kung nag-mature na ng 20 years yung regular savings ninyo, o di kaya yung MP2 nyo, naka 5 years na. Yung optional withdrawal na tinatawag, yan po yung 15 year of continuous membership. Yan yung nagre-require ng consecutive. Kapag ikaw ay gusto mo ma-withdraw sa mas maaga na 15 years yung total na regular savings mo sa Pag-ibig, yan ay pwede sa kondisyon na wala kang gap o hindi nahulugan na buwan on that entire 15 years. Kahit isang buwan ho. Ibig sabihin, tuloy-tuloy talaga from beginning na total of 180 months ho yun. And this can be applied only for 1 year. So kung ngayon yung ka 15 year mo, may palugit ka lang na isang taon. Ngayon kung lumagpas na yon, eh doon ka na mag-apply sa 20 years na. Sa 20 years, whether may gap or tuloy-tuloy, eh mawi-withdraw nyo yung hulog nyo in 240 month or 20 year membership maturity. At isa pa, kung 65 years old na ho kayo, whether may 20 years ka pa or wala or mas sobra pa sa 20 years yung nahulog mo, basta age of 65 kayo, pwede nyo na rin withdrawin online using the virtual Pag-ibig yung ating savings po sa ating regular savings po. Okay? Next po. So, ang dami palang pwedeng gawin, no, sa virtual Pag-ibig. Kumbaga, yung ating transaksyon na kailanganin pa natin mamasay, pumunta pa sa branch, magantay magbukas yung Pag-ibig office, eh nagagawa na po lahat yan online. So, sa kasunod nating pakikita, next po,
Ay, ang tanong siguro naman dahil sa inyo ay paano natin gagawin itong mga to, no? Paano tayo makakapag-create ng virtual pag-ibig? So, ang virtual pag-ibig po ay may app po, no? By the way, itong pinakikita ko sa inyo, yan yung virtual pag-ibig natin na online facility natin sa mismong website ng pag-ibig na www.pagibigfund.gov.ph. Okay? Baka mamaya kasi pag nag-google kayo ng pag-ibig fund, eh minsan meron tayong mga tinatawag na kinokopya ba yung halos kala mo pag-ibig fund website, pero hindi pala. Eh, ingat po tayo doon. Baka kunin lang po yung information natin, ha? Kaya lagi ko natin pinauulit-ulit ng aming official na website po ay www.pagibigfund.gov, as in government yun, gov.ph. Okay? Para lihitin mo po yung mapupuntahan nating Pag-ibig Fund website. Next po. Parang hindi siya nagbo-move. Ayan, nandito pa rin siya. But anyway, live tayo kasi kaya ganyan, no? Isa pa po. Sige, kanina natalakay na natin 'to. Ayan. Yeah, kung may mga simple questions kayo, yan din po. Ngayon, ano pong kagandahan or advantage kung kayo po ay meron pong virtual pag-ibig account? Ito yung para mangyari po ito, ang gagawin nyo po, no, mag-download at install tayo ng virtual pag-ibig app. Ako po, personal, meron po ako, ha. Bakala nyo, hanggang kwento-kwento lang ako dito. Ako po mismo, gumagamit po. At meron akong virtual pag-ibig account. Sample lang natin ng madlang people, no? So, yan po, no? Sa official website po na, ayan, ito po, may virtual pag-ibig app po ako. Ayan, ito po siya. Ewan ko lang kung, ayan, I think nakikita niyo yan sa inyong screen. Yan po yung ating virtual pag-ibig app. So, syempre, kung wala ka pang account, mag-create account lang po kayo, no? But, syempre, kung may, kung wala pa, kung may account na kayo, ipasok nyo lang ito po. Subukan ko ipasok ang aking username and password. Ang username lang naman yung active email ad natin. Kaya kung gagawa po kayo ng account, tiyakin nyo po na active email ad, hindi yung inimbento lang na email ad or hindi nyo naman talaga gamit-gamit. Kasi whatever happens, ay yan at yan yung email ad na gagamitin ninyo. Okay? Sige. Tapos, ito po, iaano na po natin, ha? Anyway, hindi ko napapakita pa. Makita nyo pa yung laman ng pera ko. Wow, kala mo, dami namang laman ng pera. Pero anyway, pinapakita ko lang sa inyo na ako po mismo ay may virtual pag-ibig account. Laking konvenyente ho nito, no? Isipin ninyo, hindi na kayo pupunta sa branch para silipin lang kung magkano yung nahulog ninyo. Yan po kasi pwede nyo magawa. Kung AUB holder ka ng Loyalty Card Plus, pwede mo siyang i-ano rito, i-link. No, kung Loyalty Card Plus holder ka ng AUB. Kung di naman AUB po at Union Bank yung nakuha ninyo, sa ngayon hindi pa siya applicable dito sa nakikita nyo tong option or yung premium services. Ngayon, kung ikaw ay may active loan, whether yan po ay short-term loan or housing loan po, ayan, pakita ko lang po sa inyo. Ayan o, napasok ko na po. Yan yung account details ko po. Ayan, meron din po ako. So, hindi ko na masyado i-close up, ha? Makita nyo pa yung talagang detalye ko. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na active ako, no? Na may virtual pag-ibig. So, anyway, kung may active loan po kayo, housing man yan, o yan po ay short-term loan, pwede nyo makita yung loan balance, yung ledger ninyo, using the virtual pag-ibig or yung pinaka-account statement nila. And then, view your savings records. Ito yung breakdown ng hulog mo. Mapa-regular savings man yan or MP2. Kung gusto nyo makita kung talaga bang hinlugan kayo na employer mo o yung pinababayad mo ba sa kamag-anak mo, kakilala mo, eh napopost ba sa pag-ibig, yan po yun. Okay? So, paano mag-create ng account? Ito yung makikita natin on the next picture. Yan po. Pinakamadaling parang tatlong kaparaanan po ito, no? Yan, sige, next na lang po natin. Yan, enjoy premium services. Yan, yung pag-apply ng pag-ibig multi-purpose loan, ha? Nagagawa na rin yan kung merong virtual pag-ibig account yung employer ninyo. Yan, yung manning agency ninyo, ha? Kung meron silang virtual pag-ibig account, ayan, accommodate nila yung seafarer, yan, pasok po yan. Next po. Ito yung tatlong option, no? If you want yung ano ho natin, create and activate your account online, alam nyo, pinakamadali talaga dito kung may Loyalty Card Plus ka na ako. Ano yung pinasok nyong cellphone number nung tayo po ay kumuha at nag-apply ng Loyalty Card Plus, yan din yung makareceive ng text message para sa one-time pin para ma-activate yung inyong virtual pag-ibig account. Therefore, kung wala pang virtual pag-ibig account, kung OFW kayo, land-based or sea-based, ito po. Online activation for OFWs. Paano po yung gagawin? Ito po.
ay pakita lang po natin. Simple lang po yan. Una po, dapat alam nyo yung tamang MID number po ninyo. Lahat ng pangalang hingin dyan, dadalawang pangalan lang po yan. Pangalan nyo po mismo at pangalan ng nanay nyo ng pagkadalaga. So, yan yung advantage, ha? Kung maayos yung records nyo sa pag-ibig kasi wala siyang magiging discrepancy. Pati birthplace ninyo, marital status, pangalan ng misis, tatanungin. Pag hiningi yung pangalan, dapat kumpleto. Pati yung middle name, wag lang dapat middle initial po. And then, hingan kayo ng letrato ng inyong one digitized government issued valid ID kagaya ng passport and selfie na hawak po yung passport po natin. Okay? Para sa kaalaman po ninyo, ang nag-a-approve po ng account activation po natin ay hindi po AI. Tao po talaga yan. Sinusuri po naming maigi po yan, ha? Kaya po paalala lamang po, pag nag-selfie po tayo, una po pag nag-picture kayo ng mga IDs ninyo, eh dapat po malinaw yung mga letrato po, ha? Wala yung mga natatakpang detalye, kailangan kita po yung signature, kita yung pangalan at kita yung mukha po ninyo mismo. Ganon din po, pag nag-selfie po tayo, eh una po, alam ko po, mainit ang panahon ngayon sa Pilipinas, eh dapat po may suot tayong damit pang itaas. Ha? Huwag nyo munang ibibilad po yung mga katawan po natin pag nag-selfie tayo para dito sa virtual pag-ibig account. Ha? Kailangan po, may suot po tayong damit pang itaas. At the same time, magsa-selfie po tayo na hawak yung ating digitized government issued valid ID. Halimbawa, passport yung pinicturan nyo, dapat passport din yung hawak nyo pag nag-selfie po kayo. Eh, paalala lamang po, pag nag-selfie po tayo, eh, wag na po kayo magwawakin ng mukha, ha? Eh, sa totoo lang, nadidisapprove po yung mga nagwawakin ng mukha, no? Maliban na lang kung ganun mukha talaga pinagkaloob ng Panginoon sa inyo at consistent naman yung pagmumukhang yun sa passport, wala na tayong magagawa po doon, no? Pero alam niyo naman, syempre, yung itsura nung sinadya, no? Nalukutin yung mukha versus doon sa normal niya mukha, eh, madidisapprove po kayo. So, kung maayos naman yung letrato, okay naman yung mga information, walang any discrepancies, asahanin nyo within 3 working days, isapprove na po ang inyong virtual pag-ibig account. Okay? And once activated and approved, wag na wag natin kalilimutan yung ating username and password. Okay? Maigpit po talaga yung security po nito. Okay? Kaya wag natin kalilimutan yung ating ginamit na username and password po. Next po. So for more information, para po sa ating virtual pag-ibig, it's enjoying 24/7 service now o pag-ibig fanfield, pag-ibig online. So, wag na magatubili, ha. Mag-download at install na tayo ng ating virtual pag-ibig app at mag-create na po ng virtual pag-ibig account. So, ang natutunan natin ngayon sa ating episode is una yung ating modified pag-ibig 2 for our recap at para continuously ma-monitor natin ang ating ipon at hulog sa pag-ibig at makapaggawa tayo ng iba't ibang transaksyon na hindi na pupunta sa branch, nandiyan dyan po ang virtual pag-ibig po. At tayo po yung magbibigay daan muna sa ilang mahalagang paalala at patalastas. Panoorin din po natin ito. At sa pagbabalik natin, nandiyan dyan po ang dalawang bansa sa Europa, ang Germany at Czech Republic na nangangailangan ng mga Pinoy skilled workers at tatalakayin din natin ang Pinoy seafarers na tumulong sa pagliligtas sa mga dayong na stranded at ating alamin ang patungkol sa mahalagang impormasyon sa araw ng kagitingan. Yan at marami pang iba sa ating pagbabalik. Huwag kayong aalis dito po sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig regular savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. Nagsimula sa isang panghal. Ikay tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Gagawa na ng bang para mapaghandaan ng forever. At harapin na ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat
handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngala ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan? May home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan, dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngala ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Alright, so nagbabalik tayo muli sa ating programang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. At sa sandaling ito ay patuloy nating binabati ang lahat ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Nandito man kayo sa Pilipinas o nandiyan dyan sa kinabibilangan yung bansa o nakasakay ngayon sa inyong mga barko, kung may internet signal kayo at nanonood kayo ngayon, ay shoutout po sa inyo lahat at hangad namin ang inyong kaligtasan at maayos na paglalayag at pagtatrabaho sa ibang bansa o sa ibayong dagat. At tayo po ngayon ay live na live pa rin. This is April 11, 2024. Ganap na 419 na dito sa atin sa Pasay City kung nasaan ang himpilan ng Kakampi Online. So, i-like and share nyo lang po ang official FB page at YouTube channel naman. Mag-subscribe kayo sa Kakampi Online. Yan po ha. So, sila po ngayon ang nagbo-broadcast po ng ating podcast na merong titulong Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Muli, ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David. At tayo po'y dadako na para sa ating mahalagang balita at impormasyon sa balitang OFW.
So una nating balita, Germany at Czech Republic, mangangailangan ng mga Pinoy skilled workers. Ito ay ayon mismo sa Department of Migrant Workers. So napakagandang balita po nito ha, sa mga naghahanap ng oportunidad sa ibang bansa. At ito ay particular na nga po yung mga skilled workers po. So ito po makikita po natin, libo-libong Pinoy skilled workers umano ang kakailanganin sa Germany at Czech Republic ayon sa Department of Migrant Workers or DMW. Pero ngayon pa lang may paalala na sa publiko ang kagawaran na mag-ingat at huwag magpapaloko sa mga scammer at illegal recruiters. Eh totoo naman po yan dahil kapag may mga narinig na ganitong good news ay sinasakyan ito at sinasamantala ng mga illegal na recruiters. Kaya mga kabayan na naghahanap ng oportunidad ay huwag po tayong kakagat, lalo na po kung hindi naman itong lehitimo. Kaya para malaman ko anong lehitimo, eh punta lang tayo sa DMW po. Ayon sa ulat ni JP Soriano sa 24 Oras, sinasabing ikinakasaw na umano ng DMW ang mga kasunduan para sa maayos na pagpapadala ng mga manggagawa sa nasabing mga bansa. Itinaon ang mga pag-uusap sa working visit, no? Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Germany at susunod sa Czech Republic. Kailangan nila sa manufacturing, kailangan nila ng mga engineering works, construction, sabi ni DMW Undersecretary Patricia Kaunan. Susunod na makausap ng DMW ang labor officials ng Czech Republic na pupuntahan din ni Pangulong Marcos. According po sa kanila, they're allotting 10,000 working visas for Filipinos for this year in across industries. Anong ng opisyal, paano natin ito gagawing itong 10,000 o 10,000? Ano ba itong mga workers na ito? Ano ang recruitment modalities na gagawin natin? At saka siguro, i-stress natin itong fight against illegal recruitment. Iniyayag din ng DMW na government to government ang nais nilang makuwang paraan ng pagpapadala ng OFW gaya ng kasunduan sa Germany at pagpapadala ng mga nurse na Pinoy sa ilalim ng triple win agreement. Habang wala pang job order sa dalawang nabanggit na bansa, pinayuhan ng DMW ang mga nagpaplano mag-apply na magpakabiha sana sa iba't ibang skills at kumuha ng mga national certifications sa TESDA. Alam niyo po, sa totoo lang po, sa mga ganitong aplikasyon, hindi lang po yan basta kailangan sabihin mo, ay magaling ako sa ganito. So para ma-validate at para mapatunayan po yan, ay mahalaga may certification. Ay huwag na tayong lumayo pa, nandiyan dyan po ang TESDA. Nagpaalala rin ang DMW na huwag papatulan ang mga trabahong iniaalok sa social media at tanging website ng DMW mag-apply. Yan po ay according kay FRJ ng GMA Integrated News. At isa pa sa good news ngayon, nakita natin yung job opportunity. Ngayon naman ay dadako ho tayo sa kadakilanan, no? Nung ating April 9 ay pinagdiwang natin yung Araw ng Kagitingan. Eh nakatutuwa, nananalaytay sa dugo natin mga Pilipino ang kagitingan na pinakita po nitong ating mga Pinoy seafarers. Pinoy seafarers na tumulong sa pagliligtas sa mga dayuhang na-stranded sa Middle East. Ilang Pilipino seafarer ang tumulong sa pagsagip sa mga dayuhang na-stranded sa gitna ng Mediterranean Sea na walang pagkain at gasolina ayon sa ulat ng Good Vibes ni Rasa Simorio ng GMA Regional 1 North Central Luzon sa Saksi. Ang mga seafarer na sakay ng isang oil tanker vessel na kinabibilangan ng 18 Pinoy at 4 na Turkish national ay nagligtas sa mga dayuhan sakay ng isang pampasaherong barko. Yan po yun, yung nakikita nyo po ngayon dito ha. Pampasaherong barko sa gitna ng Mediterranean Sea. 4 na araw nang na-stranded ang mga dayuhan dahil naubusan sila ng pagkain at panggatong. Eh, nakalulungkot naman ito, no? Nakakabahala dahil wala ka pang kinakain at the same time eh, malamig pa. Isa sa mga pinuno ng rescue operation ay ang chief engineer ng tanker na si Sunny Season na tubong Linggayen sa lalawigan ng Pangasinan. Isinalaysay ni Season na una nilang sinadya na tawagan na lamang ang Italian Coast Guard para ipaalam sa kanilang sitwasyon ng mga dayuhan at magsagawa ng rescue operation. Kaso, nung nakalapit kami sa kanila, bali nagunahan sa pinibigay namin na pagkain hanggang sa muntik ng tumaubang bangka nila, sabi niya. Si Season at iba pang tripulante ay patungo sa Tunisia nang
natanggap nila ang distress call mula sa barko na patungo sa Italia. Nasa kustodiya na ngayon ng Coast Guard sa Italia ang mga dayuhan at nasa maayos na kalagayan. Ito ay mula kay BAP ng GMA Integrated News. So sa mga tripulante natin, no, dyan sa 18 Pinoy at kasama nilang 4 na Turkish nationals, mabuhay po kayo at salamat po sa pagpapakita ng ganyang kagitingan. Lalong-lalo na dito po sa mga banyagang ito, no, na kung saan ay nangangailangan ng tulong ay hindi pinagkait ng ating mga kababayan. At ngayon, speaking of kabayanihan at kabutihan, ating pong pinagdiwang nitong nakaraang ikasyam ng Abril ang Araw ng Kagitingan. Hindi po dapat ito kinakalimutan, hindi po dapat nililimot, bagkus dapat ay inaalala at dinadakila. Ito ngayon para sa ating Alam Mo Ba To? Mga mahalagang kaalaman sa Araw ng Kagitingan. Ang Araw ng Kagitingan ay taunang paggunita sa pagbagsak ng Bataan or fall of Bataan noong April 9, 1942 at ang kagitingan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa panahon ng kampanya laban sa sumasalakay na puwersa ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang petsa ay ginuginita din ang Bataan Death March, kung saan ang mga pagod na Pilipino at American prisoners of war ay pinilit ng kanilang mga Japanese captors na magmarcha mula sa Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Ang mga POW, no, yung mga prisoners of war, ay dinala mula San Fernando patungong Tarlac sa pamamagitan ng tren. Sa 78,000 sundalong Pilipino at Amerikano na sumuko, 5,000 hanggang 10,000 sundalong Pilipino at humigit kumulang na 650 sundalong Amerikano ang namatay sa daan. So ang daming nalagas, so ang daming hindi kinaya yung pagod, gutom at kung ano-ano pang mga nararamdaman ng mga sandali pong yun. Upang markahan ang kahalagahan ng Araw ng Kagitingan, narito ang siyam na katotohanan o impormasyon para sa pagdiriwang nitong April 9. So kung April 9 tayo nagdiriwang, may siyam na mahalagang kaalaman po dito. Una, may kita natin sa larawan, ang Pilipinas ang huling bansang sumuko sa mga Hapones sa Southeast Asia. Okay? Tandaan po natin yan, ang Pilipinas ang huling bansang sumuko sa Hapones. Upang masiguro mahalaga mapagkukunan para sa pagsisikap sa digmaan, naglunsad ang mga Hapones na malawakang opensiba sa buong insular ng Southeast Asia. Ang pagsalakay ng mga Hapon sa British Malaya, which is ito yung Malaysia, ay tumagal ng 1 buwan at 23 araw from December 8, 1941 hanggang January 31 of 1942. Ang Singapore naman ay bumagsak sa loob ng 1 linggo magmula February 8 hanggang February 15, 1942 at ang Dutch East Indies o ito po yung Indonesia ay humawak sa loob ng 3 buwan at 2 araw, December 8, 1941 hanggang Marso 10, 1942. Ang kampanya ng mga Hapones sa Pilipinas ay nagsimula ng December 8, 1941 at nagtapos sa pagbagsak ng Corregidor noong May 6, 1942. Pangalawa, ang pagsuko ng Bataan ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas at Amerika. Humigit kumulang na 60,000 or 60,000 tropang Pilipino at humigit kumulang na 11,000 hanggang 15,000 na US troops or tropang Amerika ang sumuko sa mga Hapon. Dahil ang Philippine Commonwealth Armed Forces ay bahagi ng militar ng US, ito ang tanda ng pinakamalaking pagsuko ng mga tropang US mula noong American Civil War noong 1860s. Ikatlo, nagsimula ang Death March sa Bataan at huminto sa San Fernando, Pampanga. So yung lawak nun ha, kung kayo po ay taga Region 3, alam nyo po na hindi basta-basta yung distansya at kilometro po nung nilakaran pong yan. Kung saan sinakay ang mga prisoners of war na naghihintay ng mga boxcar na maghatid sa kanila sa Tarlac, muli silang nagmarcha ng 14 hanggang 20 kilometers patungo sa kanilang mga internment camp sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Gayunpaman, hindi naibsan ng transportasyong riles ang pagsubok dahil mahina ang ventilasyon ng mga boxcar na ikinasakal o ng ilan sa mga bilanggo sa loob habang ang ilan naman ay may sakit, namatay at pagod at namatay sa paglalakbay. Yan po, yun nakikita nyo po ngayon sa ating black and white na larawan.
Ang pagtatasan ng casualty ng death march ay mahirap sa dalawang dahilan. Una, ang kaguluhan ng mga huling laban sa bataan ay nangangalugan na walang tumpak na bilang ng mga nasawi at sa makatuwid ay hindi kumpletong bilang ng mga nakaligtas. Pangalawa, hindi nagawang mapanatili ng mga Hoponese ang ganap na pagbabantay sa kanilang mga binabantayan na higit sa kanilang mga gwardiya. At libo-libong Pilipinong bilanggo at dandang Amerikano ang nakatakas. Alam niyo po, kung di niyo na itatanong, ang lolo ko po mismo sa father's side, si Choderico David, ay isa ho sa mga veterano pong yan. Alam niyo, nagkakilala sila nung aking lola nung siya po ay tumakas, no? Pag talo niya doon sa Metulay, eh doon niya nakita ang lola ko. Di ba nakabuo pa sila ng love story? Ako po ay produkto ng love story ng death march na yun. At isa ho ang aking lolo ho, no? Sa nagmarcha dyan sa death march na yun. Talagang tunay na veterano. Sa iba natin mga veterano po, no? Na namayapa at buhay pa rin hanggang ngayon, mabuhay po kayo, no? At kami ay kinararangal po namin kayo na kayo po ay nag-alay ng buhay para sa ating bayan. At ikalima po, no, ginawang holiday sa pamamagitan ng Republic Act 3022 ang araw ng kagitingan. Yan po sa ating next picture, katulad ng ginagawa natin mga pag-alala po, no. Ipinasa ng Kongreso 1861 at ginawa tong holiday ang April 9 para sa pagdiriwang ng tinatawag noon na Araw ng Bataan. Sinasabi ng batas na bagay ng pagdiriwang ng Araw ng Bataan ay isang sandali ng katahimikan sa mga mamayan at mga pampublikong tanggapan sa ganap na 4:30 ng hapon. Sakto, ngayon po yung 4:30 na po dito sa Pilipinas, saktong yun po ang binanggit po natin. Ika-anim, noong 1987, pinalitan ng Executive Order No. 203 ang holiday na Araw ng Kagitingan na siyang pinagdiriwang na po natin bilang paggunita sa Fall of Bataan at Corregidor. Ikapito, noong 1989, dineklara ng Proclamation 466 ang April 5 hanggang April 11 bilang Veterans Week upang parangalan ang lahat ng veterano ng militar ng Pilipinas at hindi lamang ang mga veterano ng World War II noong April 9. Itinatampok ng Veterans Week ang mga aktibidad tulad ng mga seremonya sa mga sementeryo ng militar, pagsusuri ng militar, parada, at mga medical na misyon ng militar at mga nakarang taon, isang Bataan Day Marathon. Ikawalo, ipinagdiriwang din ang Araw ng Bataan sa Maywood, Illinois, USA. Ito ang bayan ng mga miyembro ng 192nd Tank Battalion, isang unit ng US Army na lumahok sa labanan sa Bataan. Gayunpaman, hindi pinagdiriwang ng bayan ng Araw ng Bataan tuwing April 9 dahil sa kanilang seremonya at parada ay karaniwang ginagawa tuwing ikalawang linggo ng Setyembre. At ang huli, ikasyam, ito pong nakikita niyong larawang pong yan, iniutos ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na itayo ang Mount Samat Shrine. Ito po yun. Ako po ay isang beses na nakapunta dito. Talagang yan po inakyat namin. At ito, pagdating dito, may elevator yan or hagdanan papunta dito sa observatory deck. Yan po yun, yung pahahalang, no? Diyan po, may observatory yan para makita nyo po yung kalawakan ng Kalakang Maynila at Bataan po, no? Yung maaabot ng inyong tanaw. Ang Mount Samat Memorial Shrine ay iniutos na itayo noong 1966 ng dating Pangulong Marcos sa Pilar, Bataan. Ang dambana ay nakatayo sa lugar kung saan ang ilan sa mga pinakamabangis na labanan ng kampanya sa Bataan ay nakipaglaban. Ang pagtatayo ng dambana ay natapos noong 1970. Naglalaman din ang dambana ng museo na gumugunita sa Battle of Bataan at Death March. Ang mga impormasyong ating pong tinalakay po ngayon patungkol po sa Araw ng Kagitingan ay kinikredito natin at mula po yan sa rappler.com. So mabuhay po ang bawat Pilipino po, nawa ang ganito pong kasaysayan, kadakilaan at kabayanihan po ay hindi po magtapos sa simpleng pagdiriwang lamang ng holiday, bagkus ay mabuhay po sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga Pilipino. Kayo po, mga kababayan namin sa ibang bansa na patuloy na ipagsapalaran at lumalayo sa kanilang pamilya, ay mabuhay din po kayo. Bilang kayo po ay Pilipinong nagsusumikap at nagtatrabaho sa ibayong dagat, ay yan din po ay pagpapakita rin ng kadakilaan at kagitingan sa ating bayan. At patuloy tayong mamuhay na may katapatan at pagmamahal sa isa't isa at sa ating Panginoon.
Muli, natapos na naman po ang halos isang oras nating talakayan dito po sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Muli ay abangan nyo po ang ating susunod na episode sa susunod na linggo sa ganap na alas 3 ng hapon po. At kita-kita tayo, mapa-FB live man po yan or sa YouTube channel ng official na Kakampi Online, ay patuloy po natin subaybayan ang programang ito. Muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Davi, na nagsasabi na sa buhay natin ngayon, sa taas ng bilin pamasahe, ay nakatutuksong pumasok sa mabilisan at mabilisang paraan ng pagyaman at pag-asenso, pero lagi natin pakatatandaan ng ating kaunlaran ay nakasalalay pa rin sa ating matiyagang pag-aaral at matalinong pamumuhunan at pag-ipon. Sa ganyan layunin, makatutulong ang savings program ng Pag-ibig na regular savings and MP2 for immediate cash na pwede nyo gamitin para makapagtayo ng negosyo rin ang ating multi-purpose loan and calamity loan, at sa pangarap natin bayad, pwedeng passive income ang housing loan. At syempre, mag-download at install at gawa na ng virtual Pag-ibig account. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong kakumustahan, Erwin David, para sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Ingat po at maraming salamat po.